Matapos nga ang magandang laro ng Barangay Ginebra mga bro noong Game 4, lumaki nga ang pag-asa nila na depinsahan ang kanilang titulo. Pero may masamang balita nga. Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So matapos nga makamit ni Scottie Thompson at Justin Brownlee ang BPC at Best Import Award mga bro, na ipanalo pa nga nila ang pinaka-importanteng laban na yun upang itabla ang serye sa dalawang panalo. Maganda nga ang inilaro ng Barangay Ginebra sa laban na yun mga bro. Nagtala nga si Justin Brownlee ng double-double 27 points at 18 rebounds sa laban na yun, at 27 points, 4 rebounds at 4 assists naman para sa Best Player of the Conference na si Scottie Thompson. Napaka-importante nga ng panalo na yun para sa Barangay Ginebra mga bro, dahil kapag natalo sila doon ay mababaon nga sila sa 3-1 at paniguradong maliit na lang ang tsansa na madipinsahan nila ang kanilang Governor's Cup title. Bukod kay Justin Brownlee at Scottie Thompson mga bro, isa rin ang maganda ang inilaro ay itong si L.A. Tenorio. Kapag maganda nga ang inilaro nitong si L.A. Tenorio mga bro, ay nagiging maganda talaga ang flow ng kanilang opinsa. Nagtala nga ng 17 points si L.A. Tenorio sa laban na yun mga bro. Pero ang isa din talaga sa naging malaking impact sa gabing yun ay ang pagbabalik ni Japit Aguilar mga bro. Hindi man ito nakapagbigay ng punto sa Barangay Ginebra, pero grabe nga ang naging inside presence ni Japit Aguilar sa laban na yun noong third quarter mga bro. Siya nga talaga ang nagpahirap sa Meralco kaya na-outscored nila itong Meralco sa third quarter. Maraming ang nakapansin mga bro noong 4th quarter ay sandali lang ipinasok itong si Japit Aguilar at hindi nga ibinalik ni Coach Tim Cone. Masamang balita nga mga bro, dahil na-re-injured nga itong kanyang calf injury, hindi ito magandang sinyalis para sa Barangay Ginebra mga bro. Dahil kailangan talaga ng Barangay Ginebra ang inside presence ni Japit Aguilar upang hindi mamiesta sa ilalim itong si Raymond Almasan, Cliff Hodge at Tony Bishop. Pero sana ay makakapaglaro pa rin itong si Japit Aguilar sa Game 5 mga bro. Dahil best of 3 na lang ang serye na ito, at kapag natalo pa sila dito ay magiging do or die game na nga para sa Barangay Ginebra ang mga susunod na laban. Hindi rin kasi basta-basta itong lineup ng Meralco Bolts ngayon mga bro, dahil sila nga palagi ang nakakaunang umabanti sa serye. So ikaw bro, para sa'yo, makakauna na kaya ang Barangay Ginebra o Meralco Bolts pa rin ang lalamang sa serye? Mag-comment ka lang dyan sa baba at babasahin nating lahat yan.